So, okay, so this video we'll discuss about electrical tune. So the concepts and definition of electricity. So this will be a short video talking about the theory of electricity. We're gonna answer the basis or our basic knowledge in electricity. Where does electricity comes from in a scientific sense? So we will go now to structure of matter. So we know that matter is anything that occupies space and has weight. So yan po yung pinag-aralan natin sa ating klase sa physics at chemistry. Then element, so a substance that cannot be decomposed further by chemical reaction. So an element is a substance, so isa siyang substance kung saan hindi na po siya natin kaya pang i-decompose or ipaghiwalay na para sa pamamagitan ng isang chemical reaction. For example, ang element is oxygen. So, ang oxygen, hindi na po natin pwedeng i-decompose ang oxygen para makabuo pa ng ibang substance. Then, we have also compound. So, ang compound, a combination of two or more elements. So, for example, ang compound is the carbon dioxide. So, ang carbon dioxide, pag biniyak natin yan o kapag dinicompose natin yan, mabubuo yung dalawang element, carbon at oxygen. Then a molecule, so smallest particle that a compound can be reduced to before it breaks down into its elements. So a molecule is basically yan yung pinakamaliit na part ng isang compound. Na kapag biniyak natin yan, ang pagkabiyak niyan magbigay ng kakaroon na ito or mapupunta na yung isa, makakabuo na tayo ng element. So yan yung molecule. So atom. So atom is the smallest part that an element can be reduced to and still keeping the properties of the element. So basically, atom is the smallest particle of matter. So yun yung atom. So hindi natin kailangan pa i-expound to kasi napadaanan nga to sa inyong chemistry and physics lessons. So ang ating i-focus ngayon is ang parts of atoms, no? Part ng atom. So dito is natin malalaman kung paano nga ba nagmula nabuo ang concept natin sa electricity. So ang part, may tatlong part yung atom: proton, neutron at electron. So ang proton, that is the positively charged, positive ang charge po niyan. At ang weight niyan, so 1.672 × 10⁻²⁷ kilogram. So masyado po itong ang approach nito is masyadong pang engineering, pero kung atin po itong i-quantify, napakaliit o napakagaan na po nito. So that, sa term natin yan is the, that is the in atomic scale. So medyo magaan, talagang magaan na po yan. We have neutron, wala po itong charge, kumbaga neutral. So mas mabigat po ito ng konti kaysa proton at 1.672 × 10⁻³⁶ kilograms. Electron, so negatively charged, negative po ang charge ng electron at ang weight niyan is 9.107 × 10⁻²⁷. So bali itong picture na to, ito po yung Bohr's atomic model. So dito natin malalaman ngayon kung alin dito ang proton, electron at neutron. So yung nasa gitna po ito, yung nasa gitna, yan yung ginatawag natin nucleus. So nucleus, then yung nakapalibot, yung mga yellow na nag-orbit sa nucleus, yan yung mga electron. So sa loob ng nucleus, nandiyan matatagpuan ang proton at neutron. So sa loob ng nucleus. So ang tawag naman sa tawag naman sa orbit ng mga electrons, yung kanilang dinadaanan sa kanilang orbit, so napag-ikot sa nucleus, ang tawag dyan is orbital shells, no? So tawag dyan is orbital shells. So mayroong iba't ibang pangalan ang shells ng ang orbital shells ng isang atom. So una is ang key shell, so ang pinakaunang orbit, yan yung orbit na pinakamalapit sa nucleus. L shell, pangalawang orbit. M shell, the third orbit.
ancient shell, the fourth orbit, at ang ocean, which is the fifth orbit. So, ano ang kalagahan ng shell? Ng ating malaman kung ano ang shell or ano ang bakit kailangan pa natin pangalanan to. So, sa theory ng electricity, so, ang orbitals ng isang atom, so, kailangan natin malaman to kasi yung first shell, so, yun yung pinakamalapit, pinakamalayo outermost shell, nandyan yung nakalagay yung tatawag natin valence electrons kung saan nalaman natin ang definition maya-maya. Ang ano nyan is, yung valence electrons, yun yung nagiging dahilan kung bakit may electricity tayo. So, valence electrons. Electrons found in the outermost shell of orbit of an atom. So, if may run tayong limang orbit, so, yung valence electrons, nakikita yan sa O shell. So, when the valence electrons are traveling from one atom to another atom, ang tawag dyan is, there is now a flow of electrons. Sa definition, ang flow of electrons, that is now current. So, when there is current, there is electricity. So, bakit? Ano ba, bakit dito talaga nasisimula electricity? Kasi, pag ang isang electron ay nasa pinakamalayo na shell, ang magiging dahilan, ang magiging ano niyan is kailangan ng konti lamang na energy para ang valence electron na nasa pinakalabas na shell ng atom ay matransfer sa kabilang atom. So there is only small amount energy needed to make that electron transfer to another atom. So yan ang talaga kung bakit sa electrical theory talagang kino-focus yung valence electron. Ngayon sa the atomic number, pag meron tayong periodic table, so ang atomic number is represents the number of electrons or protons of an atom. So it is a given fact po to. Equal po ang number of electrons and number of protons. Kung ano yung atomic number nila ng isang element, for example hydrogen, kung ano yung atomic number nun, yun din yung dami ng proton at ang dami ng electron. For example, hydrogen, 1. So, ang hydrogen, may isang proton lang at may isang electron. Then, atomic mass. So, atomic mass represents the sum of the protons and the neutrons of an atom. So, ang atomic mass, total na yun ng protons at neutrons sa loob ng atom. That is roughly the estimate. Kasi, sa nakaraang slide natin, kita natin na talagang negligible ang mass ng electron. So, ang atomic mass is basically yun yung mass na sa loob ng nucleus. Kung saan ang nucleus ay consists ng protons at ng neutrons. Then, ito, example natin po. So, ang pangalan ng element is copper. So, diba, copper, aluminum, kasi ito yung kadalasang materialis, element or material na nasa wire. So, copper, 29, protons, 29. So, ang neutrons is 34. Aluminum, so 13 ang electrons, 13 din ang protons. So, ang atomic number nito is also 13. Ang kanyang neutrons is 14. So, paano natin makukuha ngayon ng atomic mass? So, sa copper, 29 plus 34. So, 29 plus 34. 29 plus 34. That is basically 63. So, 63 ang atomic mass ng copper. Habang ang sa aluminum naman is 13 plus 14. That is 27. So, ang atomic mass ng aluminum is 27. Ang atomic number ng copper is 29. Ang atomic number ng aluminum is 13. Kaya ang atomic number ng copper is 29 kasi yung number of electrons niya is 29. At yung number of protons is 29. Ang atomic mass is 63 kasi ipaplasa natin dalawa to. Per definition, sum of protons and neutrons. Yan yung atomic mass. So, kaya ipa-plus natin yung neutron at protons ng copper para makuha natin ang atomic mass. Same din sa aluminum. So, ang ganitong concept is applicable sa kahit anumang element.
But like I said, sa atomic mass, that is roughly the estimate. Because kung pupunta talaga tayo sa chemistry, mayroon pa rin tinatawag na isotopes. Kaya if may periodic table kayo, sa baba ng ano, ng symbol ng element, doon kikita ang atomic mass. Pero, ang atomic mass na yon is may mga decimal point. So, hindi talaga siya as a whole number. Katulad ng ginawa natin na 13 plus 14, automatic with the 7, a whole number. But in reality, hindi yun whole number. Kasi may tatawag tayo sa chemistry na isotopes. So, pero sa atin na electricity, hindi natin masyadong minamine yun. Kasi ang focus natin is ito, electrons. Ang valence electrons. So, conductance. So, conductance is the ability of a material to allow the flow of electricity. So, yan yung abilidad ng isang material kung saan pwede nating ipa-flow ang electricity. Conductance is the ability of a material to allow the flow of electricity. So, ang conductance is nakadepende kung gano'ng karaming valence electrons ang nasa materials, no? So, if mataas ang conductance mo, so the material can always allow the flow of electricity. Kaya na kadalasan ng mga materials na ginagamit natin para sa mga wires ay yung mga materials o yung mga elements na mataas yung conductance. So i-classify natin ngayon ang materials according to conductivity nila. So una, conductor. So has 3 or less valence electrons. So meaning, kasi konti lang electrons na mas madali nating ma-move yung electrons. So kasi konti lang. Semiconductor has exactly 4 valence electrons. So kailangan ng semiconductor kung ano ng silicon at germanium. So kailangan sa ginagamit yan sa electronics para sa mga diode, transistors, IC, or integrated circuits. Then we have insulators. So insulators is basically the opposite of a conductor. So dahil sa dami ng valence electrons dito, so hindi mahihirapan na mag-flow ang current sa mga material na pwede nating i-categorize sa insulator. So tulad natin pag conductor, 3 or less valence electrons. So ito yung mga kadalasang materials na ginagamit natin as wires. So aluminum, copper, silver. So gold, mataas yung conductivity ng gold, pero hindi ito masyadong ginagamit. Then, pag semiconductor, so core element, that will be silicon and germanium. So, ang insulator, so if material, kadalasan yan, rubber, we have also porcelain. So, yan yung mga insulators natin. So, sa susunod na video, atin natin tatlakayin ang charge at iba pang electrical quantities. At magsusolin tayo ng konting mga problem involving how to get the atomic number, atomic mass, at pag determine if ang certain material is a conductor, semiconductor, or a insulator. So maraming salamat sa